Bansang pinanggalingan ng 5 balikbayan box na naglalaman ng droga na dumating sa Pilipinas, tinukoy na ng Bureau of Customs at ito ay nanggaling sa bansang Thailand. Nakuhanan ang nasabing balikbayan box ng halos 76 milyon pesos na halaga ng droga. Nasabat ng Bureau of Customs, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang hinihinalang marijuana o kush sa Manila International Container Port. Nagmula ang shipment sa Thailand noong February 27. Nasa 63,360 na gramo ang marijuana na nakalagay sa 5 balikbayan boxes at 2 maliliit pang box. Ayon sa PIDEA, tinatayang nagkakahalaga ito ng nasa 76 million pesos. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ito ay bunsod ng patuloy na kampanya sa pagsupil kontra iligal na droga. Ang malaking katanungan dito, sino at kung paano ito na ipadala sa Pilipinas? Lalo na't unang-una ay ini-scan ito o dumadaan ito sa scanner bago pa man ito ikarga sa cargo ship. Buti na lang naharang ng Bureau of Customs at ng PIDEA. At ang tanong din dito, after nila mahuli ang ganito karaming droga na nagkakahalaga ng 76 million pesos, saan nila ito dinadala? At ang nakakatakot pa dito, kung nagamit ito ng mga tao, napakarami mga Pilipino ang maliligaw ng landas. Wala silang takot sa batas ng Pilipinas, kaya ang bansa natin ang ginagawa nilang bagsakan ng droga. Pero kung dito yan sa Middle East, kung sino ang may dala ay mahaharap sa parusang kamatayan. Sa mga hindi nakapanood ng unang video, ito yun guys, nung naharang nila ang 5 balikbayan box na naglalaman ng droga galing sa ibang bansa. Tumambad naman ng higit 76 na milyong pisong halaga ng kush o high-grade marijuana sa pag-iinspeksyon ng mga otoridad sa Manila International Container Port. Nasabat ang droga mula sa 5 balikbayan boxes. Nasa loob pa ng mga selyadong plastik ang higit 63 gramo ng marijuana. Hindi pa idinetalye ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saang bansa galing ang droga. Pero sasampahan din daw nila ng kaukulang reklamo ang importer nito.